gusto nating maintindihan nila ay wala sa presyo, wala. Oo, nasa past performance. Oo, so nasa kung, performance 'yan. Okay, so anong pag-uusapan natin ngayon? Dahil meron tayong mutual fund terms, okay. Hindi dapat paiiwan ng... Hindi, kasi marami rin nagre-request sa ating mga viewers ng UITF terms. Okay, so marami bang difference ang mga mutual fund terms at saka UITF terms? Hindi naman. Konti lang. Konti lang, pero syempre, tinan din natin kasi may mga terms din na... kumbaga, pwede rin review to for mutual fund terms, pero may mga terms din na ano na... Unique sa... So, anong, umpisa natin sa UITF. Ano ba ibig sabihin ng UITF? UITF? Hindi UTIF. Okay ba? UTIF. UITF. UITF, Unit Investment Trust Fund. Okay, yeah. So, from ano the... Ito? From the meaning itself, ano ibig sabihin? No? Ibig sabihin, nag-invest ka sa isang fund. Okay. Na trust fund ba yan? It's a trust fund na in-offer ng mga banko and ng mga trust institutions. And when you buy into the fund, bumibili ka ng units. So bakit trust fund? Ano ba ibig sabihin ng trust fund? Well, ang trust fund kasi, strictly speaking, ano yan eh? Parang may pondo ako na nilagay ko sa isang trust or sa isang institution. Yung ba yung pinagkakatiwala mo kasi yung pera? Kaya trust. Oo, tama ba yun? Ibang, okay. Para may naisip tayo ibang trust. Ay, ikaw lang, green minded eh. Ayun, pinagkakatiwala mo yung pera sa lahat. So, in a way, pinagkakatiwala mo kasi yung pera dun sa trust fund, at si banko and the fund manager, the trust institution, sila yung bahalang magpalago ng pera mo. Okay. So, ano yung mga nilista mong mga terms ng UITF? Okay, una-una, yung NAVPU. NAVPU. Okay. Net Asset Value per Unit. Yun yung, simply speaking, yung NAVPU, yun yung price per unit ng binibili mo. So for example, bumili ako sa isang UITF today. Yung presyo today, yun yung NAVPU niya or Net Asset Value per Unit. Para siya yung Net Asset Value per Share ng Mutual Fund. Oo, dito, per unit lang. Per unit. Or pag sa stock market, yun yung presyo ng stock na binibili price mo. Per share, price per Share. Price per Share for the day. Okay. So NAVPU. So, yes. Yung NAV po ay nagbabago din ba yan araw-araw katulad ng sa mutual fund? Yeah, depende sa market movement. So, pwede umakyat, pwede bumaba, depende sa movement ng market. So, ang common na tinatanong sa akin is kung isang UITF ang net asset value per unit niya ay 30 pesos. Tapos yung isang, parang alam ko to. Yung isang UITF, ang net asset value per unit niya ay 1 peso. Ibig sabihin ba mas magandang bilhin yung 1 peso kasi mas mura siya? For the same fund, kumbaga the same classification ng fund? Sabi natin yes. Parehong equity, kunwari pareho silang index tracker fund. Yung sumusunod sa index. Okay, oo. Hindi. Mas marami ka lang units o shares. Yes. Pero kasi kung halimbawa pareho yung index tracker fund, whether it's 30 or 1 peso, since sinusundan niya yung stock market, kung umakit ang stock market ng 1%, so, para yung akit ng 1%, yung 30 pesos mo, saka yung 1 peso mo. So, ang gusto nating maintindihan nila ay, wala sa presyo. Wala. Nasa past performance. Nasa performance yan. So, kung pipili sila ng UITF, ng pag-iinvestan, of course, they have to look at the historical performance. Yes, tingnan nila yan. Hindi nila pwedeng i-judge ang isang UITF based sa price per unit lang. Hindi talaga. Pag kuwari 200 pesos na yung price per unit, ibig sabihin mahal na yun. Hindi. So, walang ganon. Okay, next term next na tayo. Next term, fund classification. Okay. Halimbawa, fund classification, pwede yung money market fund. Okay. Pwede yung bond fund. Mm-hmm. Pwede yung balance fund. Pwedeng equity fund. So pag ang fund classification, technically kung saan iniinvest yung pera. Yung nature ng fund. Okay. So discuss mo ba natin? Hindi na, alam nila 'yan. Oo nga. Base currency, 'yan okay. Dapat makita nila kung peso o dollar. Kasi may mga UITF na available in na dollar denominated. Yes. Actually, may nakita pa nga ako euro denominated. Meron na yung UITF. May euro. Ito, minimum investment amount.
Okay, which sa mga conscious, kung magkano yung kailangan mong invest para to open maka, account. Maka-open. Yeah, so check. Kasi a lot of UITFs right now, nasa 10,000 ang investment. But there are UITFs in the market na nakita ko lang, you can invest as little as 50 pesos. 50 pesos? Yes, 50 pesos. Saan naabot ang 50 pesos mo? Pwede UITF. Na siyang UITF na investment. Oo. Pwede na. So, mga magkano naman yung per, price per unit ng UITF? 1-2 pesos na so sa 50 pesos mo may 20 units ka na kagad na investment. Parang pwede na ng commercial yun ah. Oo, tama. Next! Mura nun ah. Oo, okay. 50 pesos kaya-kaya. So walang rason para hindi mag-invest. Next! Minim- kasi sino ba naman walang 50 pesos, diba? Minimum transaction amount. Minimum ka. Top-up yata yan. Top-up. No? Kung magkano yung kailangan mong invest pa to add to your fund. So, kung 10,000 yung minimum, tapos 1,000 yung to add. To add. Oh, so, kung magdadagdag ka, dapat at least 1,000. So, kung may naipong kang 800, mag-ipon ka pang 200 pesos. Para madagdag. Oh, pero go for the 50 pesos fund. Oh. Yan. Trust fee. Okay. Ito yung presyo ng trust. Oh. Ito yung ano. Na mga 50 pesos. Ito yung ano. Ito yung, kumbaga, syempre, pag fund manager ka, syempre, nati-research ka, meron kang terminal, ganyan. So, kumbaga, ito yung binabayaran mo sa banko. Oo. At dyan kumikita yung, dyan din kumikita yung banko. Yeah. Trust fee ranges from 0.5 to 2%. Pero, don't worry because sa love po natin, awas na yung trust fee doon. Ah, okay. So, kung ano yung pera nila, i-divide nila yung NAV po, makukuha nila yung number of units na yun na yun. Wala nang ibang mababawas. Tapos, kunwari, i-redeem nila yung investment nila. Kung walang penalty, yun na yun. So, kung ilan yung number of units na hawak ko, times the NAV po, yun na kagad yung makukuha ko. Wala nang ibabawas doon. Tapat na. kasi, nak-incorporate na sa net asset value per unit, yung mga trust fees, and lahat. Actually, practically pati lahat. Ba yung mga taxes? Lahat na. So, hindi na nila kailangan maging maging complicated yung pagko-compute ng ng makukuha nilang pera pag binenta nila yung investment nila. Niredeem nila yung units nila sa UITF. Tapat na. Next, investment objective. Yan, ang investment objective nakalagay kasi diyan usually kung ano yung aim ng fund. So, pwedeng shortcut, no? Pwedeng iba dyan. Gusto capital preservation with modest return. Pwedeng investment objective is aggressive capital appreciation. So, basahin ninyo yung investment objective kasi titingnan ninyo kung match yung inyong goal, financial goal or yung pinaglalagakan niyang pera to the investment objective. So, kunwari, meron akong pera na gagamitin ko 3 years from now na ayokong Mawala in value. Mawala in value. Maduge. Oo. Look for the investment objective na, halimbawa, ito, stable income, tapos capital preservation. So yung, ano yung binabasa mo? BPI Money Market Fund. Lakayan dito, stable income, direct type. So yun, no? So, since ang objective ko is ma-preserve yung value ng pera ko without, na kikita rin naman ng mas mataas pa sa savings account, then I should find a UITF na yun din yung investment objective. So match your goal with the objective. So marami iba-iba yan, no? Iba-iba yan. Tapos halimbawa kung objective niyo naman is for example for retirement or for education fund ng kids niyo na meron kaming libro. Okay, aggressive capital appreciation. So hanapin naman nila yung may UITF aggressive. Na may aggressive growth. Aggressive growth. Yan. Okay. Allowable investment. Anong difference sa allowable investment sa... Yung investment objective. Minimum investment. Allowable investment, nakalagay doon kung saan po pwedeng mag-invest yung... Okay, gets. So, yes. Yung UITF, syempre, i-invest yan ng fund manager. So, yung allowable investment na nakalagay, doon lang pwede ilagay ng fund manager yung pera mo. Right. So, for example, kapag ka money market fund, nakalagay lang dyan usually time deposit, money market instrument, short-term fixed income instruments, ganyan. Pero, so, hindi pwede yung money market fund, hindi pwede sa stock market. Hindi pwede. Hindi pwede ilagay ng fund manager sa stock market. Hindi pwede kasi yun. Hindi nakalagay doon sa allowable. Unallowable yun. Unallowable. Sa allowable. So, again, tinan nyo rin kasi the allowable investment would tell you kung saan siya nakalagay, saan siya naka-invest. I think that's going to be useful doon sa mga ibang tao na
sabihin na natin medyo sensitive or important sa kanila yung medyo savvy o yung mga ok-ok dyan. Oo. So for example, hindi, ako ang naisip ko dyan, kunwari ako ano, I want a fund that will invest in the stock market, pero natatakot ako sa risk, no? Especially so hahanap ako ng equity fund, UITF, na ang allowable investment niya, sabihin na natin, nakalagay blue chips. Mga blue chips, di ba? Kasi kapag halimbawa nakita mo sa allowable investment, okay, pwede siya mag-speculative. Speculative or second liner or yung mga small cap stocks. Then kung gusto mong medyo conservative stock market investor ka, medyo ano na, medyo iwasan mo 'yon. So yun yung use ng yung investable. So kung gusto mo yung nitty-gritty details na saan ba talaga lalagay yung pera ko, ayoko nang ilagay yan sa mga blue chips lang. Sa mga companies na hindi ko kilala. So pwede sila maghanap ng fund na yun yung allowable investment. Yeah, look for that. Next, meron tayong tinatawag na allocation o portfolio allocation. Okay, anong ibig sabihin niya? Portfolio allocation, kung saan allowable investment, kung saan pwede ilagay. Portfolio allocation is kung saan nakalagay yung portion ng pera. Kasi hindi naman lahat nakalagay sa isang lugar yan. Oh, for example, minsan makikita mo dyan, 60% stock market, 40% funds. Balance fund 'yon. Usually, no. Basta 'yung mga money market funds, 'di ba? Hindi naman 'yan lahat nakalagay sa time deposit. 'Yung iba nakalagay sa government securities, meron na sa cash. 80% usually nasa time deposit. Oh. Tapos 5% nasa corporate bonds, may depende rin. So may allocation. So pwede rin nilang tingnan 'yon. So parang usually naka-pie chart 'yan. Kung saan siya nakalagay. So makikita niyo sa allocation kung talagang saan nakalagay. Yan, kasi kunwari balance fund, no? Ang ini-expect mo kagad 50-50, pero pag tinignan mo yung may mga balance fund na 60-40. So may medyo aggressive yung yung balance fund na ganun na 60-40. Or pwede na tingin nila at that time market pa yung stock market. So kaya sila naka 60-40. Pero pag nakita mo na medyo nag-50 na, feeling nila baka bumaba. Another topic 'yon. Mga galawang hokage ng mutual fund. Okay, next. Meron pa? YTD. Year to date. Ano yung return ng fund mula January as of that date? Year to date. Ito, year on year. Okay, ano ibig sabihin ng year? Ibig sabihin ano yung performance ng fund from 1 year prior hanggang as of that date. Okay. Yan, cumulative. Ano ibig sabihin ng cumulative? Ito parang, mga cumulative performance. So actually, dalawa 'to, cumulative saka compounded annual growth rate or CAGR. CAGR. Hindi cougar, ha? Okay, yung cumulative, yun yung kung magkano yung naipon niyang return. Cougar yung mga humahabol sa iyo. Among others. Okay, ano yung ulit yung CAGR? CAGR. Hindi, cumulative muna. Nag-invest ako ng 100,000. Okay. For 5 years. Uh-oh. Okay, naging 200,000. Okay. So, 100%. Cumulative, umakit siya ng 100%. Okay. Yan. Ang CAGR niya, kunwari lang, ang CAGR is, umakit siya ng X% percent per year para maging 200,000. Oo. So which is... Nag-compute ka pa ba yun? Sige, computein mo. Teka lang. Hindi, wag na. Ilalagay ko na lang kung ano yung CAGR. Mahirap kasi. Okay, sige. So yun yung CAGR. Papakita namin dyan. Ayan, CAGR. Yun. Parang ano siya? Parang return ng time deposit. Parang savings. Ah, okay. Kasi useful yung CAGR kapag halimbawa... Nagko-compare ka ng iba't ibang funds. Versus savings account or time deposit. Ano yung naging 5-year... Parang average return niya for the previous 5 years. Parang gano'n. Kunwari, may nakita kang CAGR na 3 years is 8%. Tapos 5 years is 10%. So parang pag sinabi na 8% CAGR for 3 years, meaning as if lumalaki siya ng 8%. Every year for the previous 3 years. Yun ang magandang simpleng definition ng CAGR. Okay. Meron pa? Top 10 holdings. Okay. Which is? Which is yung top 10 na pinaglalagyan ng fund. So, particularly sa mga equity funds ba yan? Sa mga equity funds. Pero sa bond funds din, nakalagay din yun. Para just to give you a feel kung saan nila talaga, ano yung particular names of stocks or government bonds sila nag-invest. So, ang napapansin ko, yung mga UITF, and I think most investment funds, they really
are transparent where your money is being put. It's just a matter of you really asking. Kasi hindi naman talaga yan basta-basta ibibigay sa'yo. It is available, but you have to request it, no? Kasi syempre... Do your research. So, meron pa ba? Settlement date. Ito, marami nakakamiss nito eh. Okay, ano yung settlement date? Kasi marami nakikita sa Facebook, oh, nag-withdraw ako, kailan ko makukuha yung pera. Yun yung settlement date. Which is... Kung kailan mo makukuha yung pera. Usually... Iba-iba eh. Pag stock fund, usually ano yan? Three days. Pag mga fixed income, makukuha yun ng mga between same day or next day. So, kunwari, nag-invest ako sa isang UITF equity fund. Mm. Tapos... nire-redeem ko siya ng Monday. Ang Monday, Tuesday, well, usually ano na yan, Wednesday or Thursday muna makukuha. Okay. Yeah. Pero kung ang investment ko ay nasa isang money market fund, usually same day or same the next day. Same day or the next day makukuha mo na yung pera. Lalo na kapag the same bank. Okay. So, pero the best is to ask yung ano yon, settlement date para alam nila kung ilang araw yung para ma-match nila yung kunwari. Kasi I think iba-iba rin yan per bank, di ba? Oo, iba rin yan. Kahit na money market, siya sabi, 3 days pa rin, di ba? Just to manage. Pero so manage yung... just ask your bank also. So ano pa? Wala na? Wala na. Meron, huli, risk disclosure. Which is kung ano-ano yung mga risk na susuungin ng fund. Susuungin. Okay, word of the day. Like market risk, interest rate risk, liquidity risk, credit risk. It's ganyan. Just a matter of educating din the investor para alam nila kung ano yung pinapasok nila na investment. Kung ano-ano yung pwede maka-affect sa fund nila na performance. Which is very good kasi, di ba, may mga tao nanghihingi ng investment, puro good yung... Puro benefits lang yung di-discuss, di ba? Dapat yung risk din also. Dapat they should also explain what are the risks that the investor will be facing. And you can find that sa risk disclosure. Tama? Risk disclosure statement or some other call it the key information and investment disclosure statement. Or KIDS. They're not kidding. Okay, so I hope may natutunan kayong bago today. And if you have questions about personal finance and investments, you can always email us at admin@wealtharki.com. And if you would like to share this video, then please do so and like give it a thumbs up. Yeah. And if you want to receive more videos... If you want to receive more videos like this, then please subscribe to our channel and meron pang click the bell, no, para sa notification na may bagong video. Click the bell. Huwag pitikin na click. Okay. Or tap. Okay, so that's it. Alright, bye-bye.